ibang bagay na basta na lang nangyayari. Hindi natin inaasahan. Malay mo. Baka makamtan mo na yung matagal mo nang minimiti. Walang kayang magmahal. Ganito ang itsura. Matutulungan ka ng blusang ito. Marami kang magagawa ang mga blusang. Hoy! Ano ang sinisigaw-sigaw mo dyan, ha? Nagising tuloy ako. Kung wala kang pakialam dyan sa beauty sleep mo, ako may pakialam sa beauty sleep ko. Ano nangyari sa'yo? Ano? Huwag mo sabihin natatakot ka sa ipis, ha? Aba, yung ipis ang matatakot dyan sa mukha mo. Hindi mo ipis. Busang itim. Iba po yung nakita ko sa salamin. Naman, Jess, ha? Hindi ka pa ba sanay dyan sa nakikita mong aswang sa salamin? Sarili mo lang ang nakikita mo. Ay, hindi po sarili ko. Magandang babae po yung nakita ko. Magandang babae ang nakita mo? Nako, alam mo, ganyan talaga. Kaming mga magaganda, pag nakakita kami ng pangit, natatakot kami. Kayo namang pangit, pag nakakita kayo ng maganda, natatakot kayo. Ay, Jesus, Jessa, alam mo, namamalik mata ka lang. Maganda niyan, matulog ka na lang at patulugin mo din ako, ha? Ay, nako. Bakit ba kasi hindi mo papalitan si Jessa? Alam mo, if you do that, hindi mo na kailangan problemahin yung mom mo, pati na rin si Cleo. That wouldn't be fair. Wala namang ginagawang masama or mali si Jessa para tanggalin ko siya sa trabaho. I know, pero nabalitaan mo ba yung nangyari nung pinigilan mo siya mag-resign? From what I heard dun sa fashion show, pinahiya siya ng todo ni Cleo. Grabe talaga yung si Cleo. At kilala mo siya. She's freaking obsessed with you, dude. Hindi ka titikilan nun. Then you should help me. Noel, mangako ka sa akin na wala ka ng pipiliing projects na makakasama ko si Cleo. If I'm not with her, then she wouldn't have the opportunity para api-apihin si Jessa. Okay, I'll do that. Pero alam mo, may isa pa kasing paraan para tantanan ka na niyan si Cleo eh. Bakit ba hindi ka pa kasi mag-girlfriend? Ano ka ba? Hindi ganun kadali yun. What about the mystery girl sa masquerade ball? Okay yun ah. Narito lang ako. Parang magkakala mo. Jessica! Revelation time. Ang galing mali yung maskara mo. Ha? Wag! Maskara niya. I don't even know who she is. Don't worry. Ako bahala. Papahanap ko kung sino yung babaeng yan. Baka sakaling siya na yung maging girlfriend mo. Cheers. Ah!
Narito lang ako, naghihintay sa'yo. Narito lang. Magandang araw. Dahil naisip ako ka. Angelo? Ikaw, babalik muli. Angelo? Napakasaya ako nung sinayo mo. Lalo na nung magtrabaho ako sa'yo. Maghihintay ako sa'yo kahit nasasaktan ng puso ko. Sana'y malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Maghihintay ako para sa'yo. Isa lang yan sa dalawa, Jessa. Pwedeng minumulto ka nga niyang blusa na yan. Oo. O ano? O nagpapaganda talaga siya. Para mo naman naisip na nagpapaganda yung blusa. Eh kasi kung hindi multo yung nakita mong magandang babae sa salamin, sino siya? Ano siya? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga pinapunta kita dito, di ba? Di ba sabi ni Manang Loling, matutulungan ka daw ng blusa? Jessa, kung nakakapagpaganda talaga yung blusa, no more tears ka na. Kaya ano pa hinihintay natin? Tignan na natin kung alin doon sa dalawang iniisip ko ang tama. Halika na. Asan yung blusa? Chiki! Nawawala yung blusa! Dito ko lang tinago yun eh! Ako. Jessa, mukhang may milagro nga yung blusa na yun. Aba, mukhang okay pa ang tela ng blusang ito, oh. What do you think, huh? A scarf, or maybe a hanky. Akin na nga yan, Ma. Ito na nga lang yung damit ni Jessa na pwede ko ibenta eh, pag iinteresan nyo pa. Huwag na. Teka muna, sa'yo dadaling yan. Eh, hindi ba? Ibebenta to doon sa ukay-ukay? Pwes ako na magdadala. Ma, ano ba? Aagang pa ako ng puhunan. Eh, babalatuhan naman kita eh. Ako, bibigyan naman din kita ng puhunan, ano? I just want to make sure na hindi mauubos sa sugal ang pinagbentahan ito. Apa, trust me, okay? I know you. Okay? So, trust me. Because you know me, honey. Dadalhin ko na to. Ay, sige, bilisan nyo, bilisan nyo. Gagawin ko ng kwarta. Jessa! Napakaano ba to? Jessa, gutom na ako! Ano sa tingin mo, Chiki? May milagro talaga yung blusa? Pwede. Pero Jessa, pwedeng hindi rin totoo yung blusa kasi kung nandito yun, di ba? Dapat nandito yun kung totoo yun. Hindi ba panaginip mo lang yun? Dali, Jessa. Maiba lang muna ako. Hindi ka na ba talaga babalik kay Angelo?
Sabuti na rin yun. Parang di ko palagi nakakaharap si Cleo. Sa bagay. Eh, pero yung utang mo sa kanya, paano na yun? Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho para mabayaran ko siya. Jessa, ano ba? Magluto ka na! I'm hungry! Jessa! Sige, luto muna ako ng almusal ni Inay, ah. Tapos tulungan mo ako maghanap ng bagong trabaho. Punta mo na yung mahal na rin na ako na mag-aayos ito para makaalis tayo kagad. Salamat. Sumasagot si Jessa. Sabi ko na nga ba eh. Tiniluyan niya yung pagre-resign niya. Pero kailangan ko siya. Ang plano mo? Hindi ko nga alam eh. Alam mo, mabuti pang gawin natin. Dumiretso na tayo dun sa airport para sa music video shoot mo. Baka mamaya, malate tayo, nakakahiya. I almost forgot about that one. Pero, hindi ba kasama ko si Cleo sa shoot na yan? Yep. Ayaw na sa akin ni Angelo, tita. And I know it's because of that stupid, ugly, good for nothing, poor excuse of a human being na si Jessa. That's a lot of insults in one sentence, Cleo. Tita, I envy you dahil hindi mo pa nakikita yung pagmumukha niya. I'm sure pag nakita mo yung pangit na mukha niya, you'll think na my words are too kind for her. Well, I'm really sorry to tell you, Iha, that I did what I promised you. Kinausap ko si Angelo, but he's not gonna listen to me. It doesn't look like he's gonna fire that Jessa. But tita, she's just bad news. If it's not for her, matagal na kami nagkabalikan ni Angelo. Ay, nako. So what does this mean? You're gonna give up na? You do not strike me like a woman that gives up easily, Cleo. And I'm not, tita. May shoot kami ni Angelo mamala. And guess what? There's kissing involved. Mm. I promise you, tita, pag natikman ni Angelo yung mga labi ko, he'll be mine again. At madidispose ko na yung Jessang yun, once and for all. Well, Iha, I wish you luck. And I hope you succeed. Keep me posted, yes, ha? Yes, tita. Gusto ko malaman kung paano nangyari sa kissing scene na yan, okay, ha? Okay, tita. Make it a good one. Take care. Jessa, may kakilala ko may ari ng maliit na restaurant. Gusto mo ipasok kita doon? Ipapasok mong waitress to si Jessa? Sige, ano ba? Hindi ako pwede maging waitress. Hindi naman waitress yung sinasabi kong trabaho eh. Hindi tagaluto. Di ba magaling ka magluto? Okay lang. Ito ka na naman si okay lang eh. Pa-humble ka na naman. Alam mo naman magaling ka magluto. Tsaka mukhang okay na to sinasabi ni Melchor. Ano? Kakausapin ko na ba? Hayag na yan. Di na yan babalik dun kay... Babalik dahil kay Cleo. I heard nga kung anong ginawa sa'yo ni Cleo. And I promise na hindi ko na siya hayaang pang makalapit sa'yo. I also made sure na hindi ko na siya makakatrabaho pa para hindi ka na ma-hassle. Angelo?
Angelo, we have to go. Jessa, we need you and our team. Kailangan ka namin ni Angelo. Pare, huwag niyong pilitin si Jessa kung ayaw niya. Hindi po namin pinipilit si Jessa. I just want her to give me a second chance. Kasi hindi ako makakahanap ng kagaya mo, Jessa. Jessa, please come back and work for me. Nakihintay sa'yo. Sige, Angelo. Sasama na ako sa inyo. Salamat sa inaalok mong trabaho, ha. Tara, tara na, Jessa. Tol, pangako mo, tuparin mo, ha. Huwag mong pababayaan si Jessa. Makakaasa ka. Tara. Swerte naman ang Jess ang yun. Sinabi mo pa. Isipin mo yung maladimonyong itsura niyang yun. Nakahanap ng malaangil na gwapong boss sa katulad ni Angelo Soriano. Di ba? Pwede ba? Pwede ba? Tigilan niyo na si Jessa. Melchor, tama na yan. Ha? Mapagod ka lang sa mga yan. Dahil yung mga dilat bibig na mga yan, matadil at saka pang maraton. Ika na. Manahimik. Melchor, huwag ka na kasi mag-alala kay Jessa. Hindi siya papabayaan ni Angelo. Eh, paano kung pabayaan? Kaya ba parang death threat nung ibinilin mo si Jessa kay Angelo? Anong death threat? Melchor, umamin ka na lang kasi. Gusto mo si Jessa, nagsiselos ka kay Angelo. Magkaibigan lang kami ni Jessa. So, nagsiselos ka nga. Can't wait to see Angelo and kiss him again and again and again. Again and again and again. Ilang takes mo ba balak gawin yung kissing scene nyo? As much as possible. Hanggat sa bumigay siya ulit sa akin. Wait lang ha. Hello? Ano? Sigurado ba kayo dyan sa desisyon nyo? Alam niyong hindi matatanggap to ni Cleo. Okay. Okay. Anong sinasabi mo na hindi ko matatanggap? Sorry, Cleo. They just informed me na hindi na daw ikaw makakasama ni Angelo sa music video. What? Are you serious? This can't be happening. I'm sure kagagawa na naman yan nung mahaderang alien na si Jessang yun. Salamat pala, bumalik ka sa amin, Jessa. Sa lahat kasi na naging personal assistant ni Angelo, ikaw ang nakasundo ko. Ako nga ho ang dapat magpasalamat sa inyo eh. Kasi pinuntaan niyo pa po talaga ako para pabalikin sa trabaho ko. Eh, pakiramdam ko po tuloy napaka-importanting tao ako eh. Hindi naman po talaga. Ano ka ba, Jessa? Importante ka sa akin. Sa amin. Salamat. Jessa, yung lalaki kanina... Si Melchor? Oo, si Melchor. Boyfriend mo ba siya? Hindi, kababata ko yun. Kaibigan ko siya. Bakit kaya tinatanong niya kung boyfriend ko si Melchor? Sir, dito po yung standby area niyo. Ito po yung mga coffee niyo. Hanapin ko lang po yung makeup artist. Hindi ko makita yung EP ng shoot eh. Tawagan mo. Ito kayo mga damit ni Angelo. Oo nga, no. Nag-iwan ko pa yung cellphone ko sa car, oh.
Jessa! Sir! Pakicheck naman kung nandun yung cellphone ko sa kotse. Sige po. Ikaw na lang kaya kumuha. Patutusan mo pa si Jessa. Kasi mas kailangan mo ako dito. Okay lang, Angelo. Ano naman, oh. Thank you. Sorry ah. Sakit ba? Akala ko kasi kusang maghahati ang katawan mo eh. Hindi ba't manananggal ka? Wala akong panahon makipagtalo sa inyo ngayon, Cleo. Kailangan ako ng boss ko. Hindi pa tayo tapos. Oo nga, hindi pa kayo tapos. Ano bang problema mo sa akin, Cleo? Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Anong wala? Hindi ba't ikaw ang may kagagawan kung bakit hindi ako yung kasama ni Angelo sa music video shoot? Hindi ko na kailangan hanapin yung mystery girl mo sa masquerade ball ah. Bakit naman? Well, kanina kasi nung tinatanong mo si Jessa kung boyfriend niya ba si Melchor, parang nagsiselos ki. Sira ka talaga. Tulungan mo nga ako dito. Ano, di mo sinagot yung tanong ko, nagsiselos ka, no? Oh, ano? Ano? Uy, ito. Pamilyar yan, ha? Sabi niya? Sabi ko na nga ba, ticket to dun sa masquerade ball na pinuntahan natin. Marami ako pinamigay na dito sa radio stations, di ba? Pero teka, ba't meron yan si Jessa? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Assistant lang ako. Sinuwan ng manager ni Angelo, siya ang nag-aasikaso ng mga schedules niya. Kung gusto mo, siya ang kausapin mo. Sinabing hindi pa tayo tapos eh. Oo nga, bingi ka ba? Sinabi na nga niyang hindi pa kayo tapos. Will you shut up? Dinadagdagan mo yung inis ko eh. As I've said earlier, ikaw ang may kagagawan kung bakit ako na-drop sa shoot na to. And don't you dare to deny it. At kaya ng sinabi ko sa'yo kanina, wala akong kinalaman sa ibinibintang mo sa'kin. Ganito na nga itsura ko, pati ba ugali ko, pasasamain ko pa? You can't fool me, Jessa. Alam ko naman na ginagamit mo lang yung kapangitan mo para maawa sa'yo si Angelo. Para masolo mo siya. And don't try to deny the fact na may gusto ka sa kanya. May paghanga man ako kay Angelo. Alam ko kung hanggang saan ang paghangang yun. Hindi ka gaya ng ibang tao. Ako ba pinatatamaan mo? How dare you? Oh, bakit ka tumigil? And what? Risk na ma-infect yung kamay ko sa kapangitan niya? No way. Masaya ka na? Sige, kailangan pa ako ng boss ko. Jessa, come back here, you monster! Pwede ka siya. Sa bagay. Nakamaska natin sa gobyerno. Ito po yung susi ng kotse niya. Thank you. Jessa, may ticket ka ng masquerade ball. At punta ka ba nun? Ba ako pumayag-payag na maalagaan niyang anak si Rayang yan? Sorry po! Sorry po! Kamusta dito? Buwan-buwan, pumunta dito yung babae. Ay na, kung maalam mo, nararamdaman ng mga palad ko na magkakapera ng kita. I'm just making sure kasi baka mamaya pumalpak ka. Sige na, go do your job and make Angelo mine again. This is my phone. What's it doing in your bag, ha? Huh? You're a liar! You thief! You're a thief!